Praise the Lord. Amen. Praise God. Palakpakan muna po natin ang ating Panginoon. Blessed be His name. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. At magandang umaga rin po sa bawat isa na nagkaroon ng kagalakan na makadalo sa gawaing ito, sa umagang ito. Amen. Naway ang banal na Espiritu ng Diyos ang patuloy na mag-ingat at maggabay at patuloy na magpaalala ng kanyang mga salita sa atin. Amen. Samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama, hallelujah, aming Diyos na makapangyarihan, sagana sa habag at pag-ibig, lumalapit po kami sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Ama, sa umagang ito, nakikita mo po ang laman ng aming mga puso, O Panginoon. Wala kaming nais, Ama, kundi ang maging kaisa mo, Panginoong Diyos, Ama, sa pag-iisip, sa puso, Ama, sa aming mga gawa at sa pagkilos, Panginoon, upang maging lagi kaming holy and acceptable to you. Anytime nadudulog kami sa panalangin, kami maging karapat-dapat, Panginoong Diyos. Anytime na mahihingiin kami sa inyo, Ama, kami maging karapat-dapat. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, iniaalay po namin ang gawaing ito sa inyo. Lord, kayo po ang may kapangyarihan upang papagbaguhin ang buhay ng bawat isa na naririto. We are not here to condemn, we are not here to persecute any brother or sisters, but we are here to submit ourselves to you, O Lord, dahil ito ang nararapat gawin ng isang tunay na Kristiyano, ang mag-submit humbly at isuko namin kung anumang merong pride o kung anumang meron ang nasa puso namin na hindi karapat-dapat. We have to submit it to you, O Lord, upang makakilos ka sa aming buhay. Sa umagang ito, Ama, hinihingi ko ang inyong paggabay at ang inyong pagpatnubay at hinihiling ko amang banal sa oras na ito na kahit sa ilang sandali man lang ay panghawakan mo po ang aking lalamunan upang maipahayag ko kung anong mga dakilang kalooban mo sa umagang ito. Salamat po, Ama, at muli, we praise you, Lord. Blessed be the name of the Lord, for you are great, you are holy, and you are so mighty, O Lord. Salamat po, Ama. Ito pong aming pagsamo at ang aming mga dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maaari na po tayong... Huwag muna po. Amen. Bago po tayo umupo, kailangan bigyan natin ng galang ang salita ng Diyos. Para. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Amen. Dalawang verse na napaka-pamilyar na kahit nakapikit, alam natin. Amen. Praise God. At marahil ito ay exhortation at marahil ito ay itong nais ipahayag muli ng ating Panginoon sa atin bilang pagpapaalala sa mga bagay na nagaganap at mga magaganap pa sa mga hinaharap. Kaya samahan niyo po ko. Amen. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, what is that good, and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Actually, amen. Iba yung binabasa ko, pero naisulat ko na ito. Praise the Lord. Doon sa notebook ko. Amen. At marahil ay ito ang dahil lahat naman tayo humihingi ng paggabay sa tuwing tayo nagpe-prepare ng mga ihahanda natin para sa gawain. Amen. Ang
ang una kong naisulat na nagawa ng notes ay itong pinamagatan na God's power to transform. Kaya lang sabi ko, naipangaral na to eh, sabi ko. Kung matatandaan nyo, na-preach na po ito noon sa message. Si Papa, amen. Amen. Pero, amen, maraming best na rin. Pero, sa bawat pagpapahayag ng Panginoon, sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Laging bago, kahit na naipangaral na, meron pa rin bago. No? Laging bago, merong bagong ipinahayag ang Diyos. Amen. At maraming salamat sa Diyos. Amen. At naway siyang patuloy na magpala sa atin. Amen. Sabi niya, God's power to transform. Ito yung title ng exhortation na to. Amen. Sabi nga ng binasa natin, kukunin ko yung keyword na be ye transformed, sabi niya. Pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na magkaroon ng transformation sa ating mga pag-iisip, unang-una sa pag-iisip. Katulad nga ng nabanggit kanina, kasi kailangan mabago muna yung pag-iisip ng tao. Amen. Kailangan yun yung mabago sa kanya upang sumunod ang mga bagay. Amen. Dito pa lang sa mundo, nire-require na tayo ng pagbabago ng Panginoong Diyos. Amen. Dito pa lang, habang naririto tayo, kailangan magkaroon na tayo ng mga pagbabago para ma-adapt natin kung ano yung dadapnan natin doon sa inihanda ng Panginoong Hesukristo. Amen. Meron akong babanggitin na mga ilang halimbawa na mga tipo ng natural na nagre-require nga talaga ng pagbabago muna ng pag-iisip para maihanda ka doon sa pupuntahan mo. Amen. Pero kung meron nang nakarinig sa inyo nung reality TV show na Das One ang pamagat. Yung Das One, mga grupo ng mga plastic surgeons, tapos itatransform nila yung itsura ng tao from pangit to yung acceptable sa sanlibutan. Amen. Kasi yung maganda, alam natin, ang maganda sa Diyos iba sa sanlibutan. Eh. From pangit to dun sa acceptable ng sanlibutan. Na mas, amen. Yung para kay Satanas. Amen. Sinasabi nila. Amen. Yung tatangos ang ilong. Kung sabi niya, kung pango, tatangos ang ilong. Kung malaki, paliliitin. Kung yung bibig, medyo magiging pout. Ganun. Tapos yung mga mata, yung mga kilay. Tapos yung sa pangangatawan, babawasan ng kung medyo mahaba yung baba, babawasan yung mga tinatawag na ganun. Amen. Pero bago sila mag-undergo ng transformation, alam niyo kung anong ginagawa muna sa kanila? Kinukondisyon muna yung isip nila. Kasi dadaan sila sa pahirap. Amen. Mahirap na bagay yung pagkasi nagkaroon ka ng yung pag siyempre, lagariin ba naman yung ilong mo o kaya lagariin yung baba mo, masakit yun, tas mamamaga, mag-iiba talaga, amen. Pagkatapos ng operasyon, magkakaroon ng matinding depression yung tao dahil makikita niya, nagkaroon ng total transformation yung namaga yung mukha niya, na, praise God, nagkaroon ng total transformation yung physically, yung itsura niya. Kaya, kinukondisyon muna. No, psychologically yun yung sinasabi, no? Psychological nag-undergo ng psychological transformation yung tao. Amen. Pagkatapos noon, amen, paghanda na siya, papasok na siya dun sa amen, papasok na siya sa operasyon. Amen. So, sa atin, amen, spiritually, no, tignan niyo yung perversion ni Satanas, no? Spiritually meron din. Kaya nire-require tayo ng Panginoong Diyos na kailangan magbago yung pinaalalahanan tayo ng ating apostol. Amen. Apostol Pablo na kailangan magbago yung ating pag-iisip. Kasi yung dadatnan natin doon, yung inihanda ng Diyos para sa atin, amen. Praise God. Napakaganda. Amen. Kung hindi handa yung katawan mo sa mga yung kaisipan mo, praise God, hindi mo mai-enjoy. Amen. Walang magaganap. Amen. Praise God. No. So, sabi nga, God has made an escape for His sons and daughters. Amen. In this dying world. He made an escape. Amen. And we ought to be part of that great plan of escape of God. We ought to be part of that. Kasi,
Part tayo ng Panginoong Hesus, part tayo ng katawan ng Panginoong Hesus. So dapat, amen. No? We ought to be part of that great plan of God. Amen. Meron pa isa, amen. Certainly you have heard about the news about the people going to Mars. Amen. No? Oh, ibang perversion na naman 'to na ginagawa ni Satanas. Amen. Kasi may rapture na magaganap, no? So kailangan ma-divert din ang isip ng mga tao. Tina-transform niya rin yung isip ng tao. Amen. Into different things para hindi nga naman ma-divert yung kaisipan nila tungkol doon sa plano ng Diyos. Amen. So, yung sabi nga, sabi nung investor, sabi niya, yung may-ari ng kumpanya, ang pangalan ng kumpanya, Mars One, sabi niya. Its goal is to recruit volunteers, we are all volunteers, amen, no? Who would undergo years of training, sabi niya, before blasting off for the months-long journey. Imagine, months ang itetake para lang makarating sila dun sa Mars. Amen. At kailangan mag-undergo sila ng years of training. Once they land, they'd help colonize the planet. Amen. All as stars of a reality show. No? Yun ang ipinapaisip ni Satanas sa kanila. Amen. They are all stars, no, of a reality show. Kasi ang gagawin, parang Pinoy Big Brother. Amen. Amen. Lahat yan naka-broadcast. Amen. Hindi naman imposible. May mga satellite na umiikot, nag-orbit sa Earth at sa, amen, nag-orbit sa axis ng Earth. Praise God. Yung from training up to yung take-off hanggang mag-land, hanggang nandun na sila, amen, naka-broadcast yan. Siyempre, lahat ng tao ma-amaze. So, lahat ng tao manunood, no? Magkakaroon ng sponsors, maraming advertisements, kikita nga naman yung kumpanya ng malaki. Diversion ni Satanas. Amen. But this is not what, hindi ito yung plano ng Diyos para sa atin. Amen. No? So imagine, yung training na gagawin sa kanila, babaguhin din yung isip nila. No? Babaguhin ang isip nila kasi yung dadatnan nila doon, hindi naman conducive for habitation, no? Hindi naman conducive sa habitation. Sabi nga ng NASA, living on Mars would be dangerous, sabi niya. Especially because of the risk of radiation exposure on a planet without protective atmosphere to shield it. So ang Mars, wala siyang protective shield para sa radiation. Unlike tayo, meron tayong ozone layer na nagpo-protect para hindi tayo magkaroon, hindi tumagos yung radiation sa atin, amen, sa Earth, no? Pero doon ang Earth wala siyang ozone layer. Sa Mars, amen. Sa Mars walang ozone layer. So direct, no, ang radiation, amen. So pati yung way of yung form of living nila, yung way of living nila babaguhin din, amen. Yung siyempre magkakaroon niya ng magmamask sila o siguro gagawa sila ng mga lotion pamprotekta sa mas malakas pamprotekta sa bahala sila doon. Amen. Basta ang importante sa atin, amen, ang sinabi ng Panginoong Diyos sa atin, be ye transformed, no? So God has the power to transform, no? God has the power to transform. Amen. Praise God. May nabanggit na isang halimbawa yung propeta. Amen. Tungkol sa, amen, praise God, tungkol dun sa isang halaman, ito yung tungkol dun sa isang halaman, sabi niya, yung cornfield, merong bumagsak na isang limb ng puno dun sa cornfield, amen, nabagsakan yung mga corn. So, dahil nakaharang yung bumagsak na puno, yung corn ngayon, nagpupumiglas na lumaki. Amen. Nagpupumiglas na lumaki. One time daw kasi nagpapatrol siya. Habang nagpapatrol siya, nakita niya to, itong puno na to, na bumagsak dun sa halamanan ng mga corn. So nakita niya yung mga ilang halaman ng mais, nagpupumiglas na lumaki. Pero dahil may nakaharang, amen, hindi sila katulad ng ibang mga corn na matitikas ang paglaki, diretso.
Itong mga corn na to, sabi niya, na nadaganan, na-deform sila. Amen. No? Tayo bilang mga Kristiyano, kapag merong bagay na humahadlang, nagkakaroon ng deformity yung ating paglago. Amen. Yung ating paglaki. Amen. Praise God. And we know, alam natin kung sino yung gumagawa nun. Alam natin kung sino yung gumagawa. God has the power to transform and Satan has the power to deform, sabi ng prophet. Amen. Yun ang purpose niya. Yung meron ng existing, kasi wala naman siyang power to create eh. So God has the power to transform. Yung power in the seed, He will transform it and then it will grow. Pero habang lumalaki ito, amen, once Satan, nagkaroon ng access si Satan, Satan will pervert and Satan has the ability to deform. Amen. Kaya nung makita niya yung mais habang lumalaki, nakita niya, amen, may mga nakaganon. Although lumalaki siya pero baluktot. Amen. Ganon. Praise God. Meron pa isa, sabi niya, yung mga wild creeper, sabi niya. Yung mga wild creeper, yun yung mga umaakyat, yung mga gumagapang, mga baging, amen. Itong mga baging na to, sabi niya, doon daw kasi sa kanila, meron silang pangkayas. Habang hindi pa lumalaki, kinakayas na nila to para hindi maka-apekto sa paglaki ng mga halaman, sabi niya. Pero pag pinabayaan mo ito, kakapit ito sa puno hanggang sa ibababa nila ito. Binababa. Habang lumalaki, binababa nila itong mga halaman na to hanggang sa makikita mo na lang, deformed na yung paglaki ng puno. Amen. Praise God. So, may mga kaisipan na, may mga halimbawa na binibigay ang ating propeta na tunay nga na kapag ating pagmumuni-munihan, amen, napaka malalaking bagay ito para sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. Kailangan napakahalaga yung pagkakaroon ng transformation ng kaisipan. Meron ding nabanggit na isang halimbawa, amen, na tulad, amen. Merong isang ka-office mate yung isang kapatid natin, amen, na nung una daw, bago siya nakalipat dun sa trabaho na yun, sumasahod lang siya ng nasa 1,500, ganun. Tapos, biglang lumaki kasi nailipat siya sa trabaho na yun. Ngayon, ang ginawa niya, dahil nabigla siya, credit card, inubos, ang laki ng naging utang sa credit card, sabi niya. Tapos, nag-loan pa siya para ipambayad dun sa credit card. No? Tapos, sinasabihan na yung taong yun, lulubog ka, baka lumubog ka na sa utang. Kasi, biro mo, magtatayo lang daw ng business yung asawa niya ng karinderya, nasa limang mga table, pinadala niya 600,000. Ano 'yun, supermarket? So, praise God, no? Means kailangan magkaroon muna ng transformation yung kaisipan natin bago tayo amen. Kasi pag hindi na transform yung isip mo, magiging ganun ang kahihinatnan mo. Lahat ng bagay mapupunta sa wala. Amen. Lahat ng bagay mapupunta sa wala. Kaya hinihiling ni Apostol Pablo na o pinapaalalahan ng tayo ni Apostol Pablo, be transformed. Kasi pag nagkaroon ng transformation yung kaisipan natin, amen, yung nagkaroon tayo ng wisdom galing sa Diyos, hindi yung man-made wisdom, sabi nga, kasi man-made wisdom is still from the devil. No? Nagkaroon tayo ng wisdom na galing sa Diyos, amen. Lahat tutuwid na kahit nga yung sahod mo, sabi nga, kahit may narinig ako na isang kapatid, ang sahod niya, ganito, pero yung tahanan niya sa Pilipinas, no? Napakaganda, paano, bakit, no? Kasi binigyan siya ng kaisipan ng Panginoon na, praise God, na mabudget niya ang bawat kinikita niya, amen, mapunta sa bawat, sa kaayusan, ang lahat ng kinikita niya, amen. Ano yun, amen? Nagkakaroon, transformation of mind, amen, transformation of mind. At kung yung mind natin ay nagkaroon ng transformation, at yung transformation na yun ay nakatuon lang dun sa pangako ng Diyos, dun sa Panginoong Jesus. Amen. Wala na tayong, amen. Praise God. Hihintay na lang natin yung pag-agaw. Amen. No? Praise God. Hinihintay na lang. How do we prepare for that? No? Nung nakaraang ilang linggo, amen. Nung nakaraang isang linggo, na bumalik nga sa, na may pinaalala nga ang Panginoon.
How do you prepare for that great caught up? Paano ka nagpe-prepare? How is the sound certain or uncertain? Sabi ko, Panginoong Diyos, pag-ibayuhin mo pa, sabi ko kasi alam ko sa aking sarili, hindi pa lubos ang lahat, sabi ko. Praise God, sabi ko, tulungan mo po ako. No? How do we prepare? Amen. Praise God. How do we prepare for that great caught up? Praise the Lord. Sabi niya, you let down the bars, sabi ng prophet, you let down the bars, that's just simple. Ipaba mo lang, it's so simple. That's the only thing. And they, sabi niya, they could join the church today and live any kind of life or anything. But I tell you one thing, you can't be born again and live any kind of life. Sabi niya. Hindi ka, you can't be born again and live any kind of life. You live for Jesus Christ when you're born again. Amen. And you'll act like a man. You'll act like a man. And you'll conduct yourself as real Christian. If you're born again of the Spirit of God. Praise God. Praise the Lord. Amen. May mga, praise God, pagsubok sa ating mga buhay sa church na to. Amen. Praise God. Pero amen, ang laging pumapasok din sa isip ko, who are we to condemn? Who are we to say? Who are we to judge? No? Who are we to judge? Meron bang kahit isa man dito ang makakapagtaas ng kamay na sasabihin nila na hindi na sila nagkasala? Nasa glorified body na ba kayo para mangyari 'yon? Amen. Wala pa. Amen. Praise God. At bukas pa ang biyaya. Subalit, amen, kung matatandaan nyo, meron din akong nabanggit noon sa nakaraang exhortation ko. Amen. The law of harvest always prevail. Amen. Kapag ka, nagtanim ka ngayon, hindi mo naman aanihin ngayon. Amen. Merong itinakdang araw para sa mga bagay na yun. Amen. Kung nagtanim ka, may itinakdang bagay para anihin mo yung itinanim mo. Amen. And that will be our personal dealing with God. Amen. No. That will be our personal dealing with God. Sabi nung, amen. Praise God. It was in the merits of our faith that made us whole. Sabi ng prophet, it's in the merit of our faith that made us whole. Praise God. Ano yung imumod again? Sabi ng ano, you got to get broken before you can be molded again. Sabi ng prophet. Amen. He is our potter and we are the clay. So if we got broken, amen, ang Panginoong Jesus ang bahala na magbalik uli sa atin dun sa forma na ayon sa gusto niya para sa atin. Amen. Praise God. The word of God defeats any form of evil. Alam natin 'yan. The word of God defeats any form of evil. Kaya lang masyadong nangingibabaw sa atin. Yung kaisipan natin, yung kagustuhan ng kaisipan natin. Amen. Kaya may mga nakakalusot. Kaya minsan may mga, sabi nga, amen, mabuti na lang may pagpapaalala ang Diyos sa atin. Kasi minsan, gusto lang humulagpos. Amen. Pag may galit, talagang gusto nang humilagpos ng sisipain mo na, susuntukin mo na, pagsasabihin mo na ng hindi maganda. Amen. Pero meron pa rin nagko-contain. Amen. Kasi pinigyan ka na ng kaisipan ng Diyos. Amen. Praise God. Pero habang naririto pa tayo, amen, continue pa rin yung transformation. Continue pa rin yung transformation na kailangan mangyari sa atin. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Kapag ka ninais niya, kapag ka humingi tayo sa Kanya, kapag ka nagpasakop tayo sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Meron nga ang ikinwento, alam nyo, habang binabasa ko to, tulo ng tulo yung luha ko, amen. Sabi ko, habang binabasa ko to, sabi niya, nung minsan daw nag-travel siya papunta ng Texas,
Doon sa habang nagkaroon ng storm. Nagano muna sila, nag-emergency landing muna sila. Tapos i-check-in daw sila doon sa isang hotel. Doon sa Peabody Hotel, sabi niya ganun. Tapos sabi sa kanya, bukas magpa-flight kayo uli, paalis, sabi niya ganun. Ganitong oras, sabi niya ganun. I think 7:30 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Tapos 6:30 bumangon na siya. Tapos naglakad-lakad siya para maghulog ng sulat. Amen. Habang naglalakad siya, may parang tumawag sa kanya. So akala niya paglingon niya ganun, may parang pulis yata yun, o sheriff sa amin. Akala niya yun yung tumawag sa kanya. Nagtago ko, sabi niya, umano ko sa pole, sabi niya ganun, tiningnan ko, sabi niya. Pero hindi yun, sabi niya, Lord, ikaw ba yung tumawag sa akin, sabi niya ganun. Tapos, turn back, go back, sabi niya, turn your back, sabi niya, go back, sabi niya. So, bumalik siya, no? Dire-diretso lang siya, dire-diretso lang siyang naglalakad. So, habang naglalakad siya, dire-diretso, sabi niya. Habang naglalakad siya, nakita niya yung, meron siyang nakitang isang babae, sabi niya. Napunta pala siya dun sa lugar ng mga negro, sabi niya, yung mga colored people, sabi niya. Kasi tinatawag na, hindi sila tinatawag na negro, kundi colored people, sabi niya. Napunta siya sa lugar na yon, nakita niya yung mga fences, whitewashed, sabi niya. And then merong isang nakatayong babae, sabi niya, colored woman, sabi niya. Kung makikita niyo si Aunt Jemima, sabi niya, natuwa ko kasi, alam niyo yung syrup, amen, yung nilalagay sa muffle, o sa pancake, si Aunt Jemima, ganun daw yung itsura niya, sabi niya, kaya na-picture ko kagad, ganun siguro nga, sabi niya, medyo chubby chick, sabi niya, ganun. Sabi niya, nung makausap niya yung, nung paglapit niya, kasi ang tawag sa kanilang, ang tawag sa mga preacher, ng mga colored people, is parson, sabi niya. Parson, sabi niya, ikaw yung hinihintay ko, sabi niya. Nakita daw niya, praise God, nakita niya in a vision, sa dreams, no? Nakita niya in a dream na may dadating na tao na nakaganito, nakasuot ng sombrero, tapos ganito yung suot, sabi niya. Praise God, alam niyo kung anong oras niya hinihintay? 3 o'clock in the morning, naghihintay na yung babae. Praise God, because of her faith, hinintay niya talaga na dadating yung taong yun, because God will send that man. Amen. So, sinabi niya, na ikaw yung hinihintay ko, sabi niya ganun. Praise God. Ikaw yung hinihintay ko na magpapagaling dun sa ano, sabi niya. Tapos binanggit niya na merong sakit yung anak niya. Praise God. Tapos sabi niya, tinrain ko siya bilang isang mabuting anak, sabi niya ganun. Kaya lang when he reached 18, sabi niya, napasama siya sa, nagkaroon ng ibang direksyon. No? Nagkaroon siya ng ibang direksyon, pinatunguhan niya yung ibang direksyon. Ngayon, sabi ng doktor, mamamatay na siya, sabi niya ganun. Nagkaroon siya ng syphilis, sabi niya, at yung syphilis umakyat hanggang sa puso niya, kinain na yung puso niya, at sabi ng doktor, man doctor, mamamatay na siya, sabi niya. Tapos, pumasok si brother, pumunta sila sa bahay, pinapasok niya si Brother Branham. Pagpasok, sabi ni Brother Branham, nakapunta na ako sa mga palasyo, nakapunta ako sa mga malalaking bahay, sabi niya ganun, mga maliliit na bahay. Lumaki ako dun sa bahay na ang sahig namin ay lupa lang, sabi niya. O sahig, lupa lang, kung hindi ako nagkakamali, amen, sabi niya. Pero pagpasok mo dun sa bahay na yon, sabi niya, mararamdaman mo, sabi niya, yung presensya ng Diyos, sabi niya. Yung presensya ng Diyos, mararamdaman mo yung aura, yung, praise God, nandoon, inviting, praise God. Tapos, nung makita niya yung lalaki, malaki, sabi niya, malaking tao, sabi niya, ganun. Nung hawakan niya, sabi niya, nanlalagkit na, sabi niya. Pero, makikita mong mamamatay na, sabi niya. Pero, ang ginawa niya, sabi niya, sister, sabi niya, kundi ako nagkakamali, ipinadala ko ng Panginoong Diyos dito, kasi alam niya, may pagagalingin, amen. Praise God. So, manguna ka muna, mag-pray ka, amen, pagkatapos magpe-pray ako, sabi niya. So, nag-pray yung nanay, sabi niya, kahit gaano nagkasala yung anak niya sa kanya, amen, yung pagmamahal nung nanay dun sa anak, praise God, damang-dama mo, amen,
yung pag-ibig at pagmamahal niya walang sukat. Amen. Sabi niya, naalala niya, paano pa kaya yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Sabi niya, kung yung ina nga na ganun, sabi niya, ganun ang, kahit ganun ang naging pag-uugali ng anak niya, minahal niya pa rin. Amen. Tinatawag niya pang my baby, sabi niya. Lord, heal my baby, sabi niya. Tinatawag niya pa rin na baby, sabi niya. How much more is our God, our Heavenly Father? Amen. Tapos, pagkatapos magpray nung nanay, nagpray na si Brother Branham. Amen. And then pagkatapos niyang magpray, bumalik na siya. Alam niyo ba na na-delay yung flight kasi na-delay. So pagbalik, sabi niya, bahala na kung hindi makaabot. 7:30, 6:30, 7:30, 8:30, sabi niya, at ganoon doon sa ano, nag-count pa siya ng oras. Pagdating doon, siya na lang hinihintay. Page ng page yung ano, siya na lang hinihintay. Amen. So, hindi natin alam kung ano yung sabi niya. Kasi, pag ang Diyos talaga kumilos. Amen. Amen. Praise God. He will work in the impossible. Amen. Amen. So, pagbalik niya, amen, habang 8, sabi niya, 6 or 8 months or almost a year, sabi niya, nasa train siya. Bumili lang siya ng burger. Amen. Bumili siya ng burger. Tapos, kasi daw mahal ang burger sa train, sabi niya, kaya hindi siya bumibili doon, bumibili siya doon sa train station. Paglabas niya, may tumawag sa kanya, Parson Branham, sabi sa kanya. Tapos, sabi niya ganun, sabi nung lalaki, you don't know me, sabi niya ganun. You don't remember me, sabi niya ganun. Hindi kita nakikilala, hindi kita naaalala, sabi niya ganun. Naaalala mo yung pinagpray mo, sabi niya doon sa ganito, yung nandun yung nanay, yung mama ko, sabi niya ganun, yung mami ko nandun, sabi niya ganun. Tapos, I am healed already, sabi niya ganun. Tapos, I'm not just healed, sabi niya, I'm a Christian. Praise God. So, pag may tatawagin ng Diyos, amen. Walang imposible. So, kahit nagkasala tayo sa harap ng Diyos, amen. He can still transform us. Amen. He can still transform our life into something acceptable to God. Amen. Pasensya na po kayo. Amen. Sabi ko nga, kung magkasala man tayo, alam ko handa ang Diyos na magpatawad sa atin kung meron tayong sincere na puso na magpasakop sa kanya. Amen. Sino bang guguluhin na Satanas? Eh di yung mga ligtas. Amen. Praise God. Kaya nagaganap lang sa atin kung may nagaganap man na ganito. Amen. Nagaganap ang mga bagay na to kasi sino bang babatuhin? Sabi nga, eh di yung namumunga. Amen. Sino ba yung guguluhin ni Satanas? Amen. Praise God. Pero bilang pagtatapos, amen, gusto kong banggitin ito. Amen. Praise God. Sabi ng Panginoon, sabi sa Acts chapter 13 verse 22. Amen. Sabi niya, and when he had removed him, verse 22, amen. And when he, Acts chapter 13 verse 22, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, amen, which shall fulfill all my will, amen. Praise God. Kung lilimilimiin natin yung katagang a man after my own heart, si David, amen, nabanggit ko to sa nakaraang exhortation, amen. David is a man after God's own heart. Amen. Praise God. And let's fervently ask the Lord na magkaroon tayo ng amen. Na ito ang maging puso natin, na puso na kawangis ng ating ng Diyos. Amen. A man a heart after God's heart. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat sa Diyos. Samahan niyo po ako sa aming panalangin na ito. Tumayo po tayong lahat. Amen.